Hello! So, ayun na nga, guys. Okay. Hi, good evening. So, welcome back sa aking channel. And sabi ko nga, may bago. So, nagbangsa ko sa sarili ko, guys. So, actually, kanina ko lang to ginawa. Bago ako maligo. Okay, hindi ko ba alam kung anong sumapi sa akin. Gago! So, ginupit ko yung hair ko. Ayan siya. At itinabi ko talaga siya kasi ipapakita ko siya sa inyo sa aking vlog. Which is, ngayon na nga. Okay. And, pasensya na kayo kung makikita nyo, hindi siya maganda. Siyempre, hindi ako maganda, kaya hindi rin maganda yung bangs. Para tayo na, diba? So, ayun na nga, since ginupit ko yung bangs ko. Kasi kanina, guys, nanonood lang ako ng tutorial kung paano mag-gupit or paano mag-bangs sa sarili. And yun nga, napunta ako sa page or sa channel ni Christelle Fulgar. And napanood ko yung pag-gupit niya ng bangs. Pero kasi yung hair niya is straight, so bagay sa kanya. Hindi ko lang alam kung ikinaganda ko to or lalo pa akong pumali. Kasi inaasar ako ng boyfriend ko na mukha ko daw si Snoopy. Ayun na nga, since nagkupit ko. Ayaan nyo na guys, nandiyan na siya. So, panindigan ko na lang since quarantine nga ngayon. And by the way, gusto ko nga pala mag-thank you since itong hikaw, necklace, and my bangle. Kung makikita nyo. This one's from Sandflare. You can actually order sa kanila, sa website nila. Just go to www.sunflare.com and i-link down ko sa baba nitong video na to yung kanilang website. And you can also use my promo code. So, Sunflare Nellyville. Makakakuha kayo ng 50% discount. Okay. So, order na. Ay, by the way, magkukumakli mo. Meron pala siyang sinseng. Pero, hindi ko pa pala siya nasuot. Ayan. Ayan. Ayan yung ring. Kung nakita nyo. So, terno-terno siya. With the earrings. Ayan. And then yung bangle. Ayan. So, lahat yan is a Sandflare lang. Thank you so much for sending me Sandflare. So, ayun na nga. Sana ba tayo? So, this vlog, gusto ko siya actually maikli lang. Okay. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga apps or application na ginagamit ko pag nag-e-edit ako ng video. Since dati pa sa akin may nagre-request na mag-vlog ako about sa kung ano yung ginagamit kong editor. Pero yun, this time ko lang siya magagawa since kung makikita nyo, yun, naka-target na kasi ako dun sa threshold na binigay ni YouTube. And kung papansin nyo, may bago din. So, yung background ko, hindi na siya yung nasa wallpaper. So, ayos kasi ako ng kwarto, guys. So, iniba ko yung ayos. So, ngayon, dito na ako nag-vlog. Ayan. So, eto katabi ko yung TV. Ayan, and ayan. Kung mapapansin nyo, white na yung background ko. So, parang wala lang, maiba lang. And medyo magalaw ako kasi yung upuan ko is gumaganon-ganon. Ayan, so for the first app na ipapakita ko sa inyo, it's thumbnail. It's Thumbnail Maker, okay. So, free app naman siya, guys. So, hindi nyo na kailangan magbayad para magamit nyo yung app. Yun na nga, free app siya, yung Thumbnail Maker. So, madali lang siya i-download, guys. So, iOS, yan, sa phone nga pala yun. Application siya sa phone. So, yun yung ginagamit ko. Merong may bayad nun, or kung gusto mong i-unlock yung ibang tawag doon. So, nyo i-unlock yung iba niyang available options like sa text or sa font and then sa stickers, may bayad siya. Pero what I'm using is just the free app. So, yun. Doon lang tayo guys sa libre, diba? Kasi practical lang. Kasi wala pang sahod sa YouTube, diba? So, mga free muna yung papatusin natin na app. So, yun yung first app na ginagamit ko. That is for my thumbnail. Okay. Kung makikita nyo yung thumbnail ko sa YouTube.
Yun. And then, second one is, meron din akong intro maker. Okay. So, syempre, libre ulit siya, guys. Doon naman ako nag-e-edit or doon ako gumagawa ng intro ko sa YouTube. So, kung makikita nyo, diba, pag nagsasalita ako, meron after nun, may TV screen and then, yun, yung sound na, yun, yung intro ko sa aking channel. So, doon ko siya ine-edit lahat. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, guys, libre din siya. So, I'm taking advantage sa lahat ng mga free apps, okay? So, hanggat masusulit ko siya na masusulit, talagang, yun nga, gagamitin ko siya. And the reason why, kaya hindi naman ako nag-a-avail ng may bayad. Kasi, for me, yung sa intro maker, kasi once lang naman siya, guys. So, isang beses lang naman din ako nag-edit doon. And kung mapapansin nyo, parang twice pa lang ata ako nagpalit ng intro ko. Ever since na nag-start ako mag-vlog, okay? So, ayun, hindi ko kasi siya madalas magagamit. So, why pay or bakit bibili pa ako nung may bayad na app? So, syempre, doon ako sa libre. Kasi minsan ko lang siyang gamitin. Okay, and then, third one is, syempre, meron akong InShot Pro. Okay, so ito na yung magkakaiba tayo, guys. So, sabi ko, yung dalawang apps na inintroduce ko kanina, wala siyang bayad. But this one, nag-start ako sa InShot na free siya. Okay, but right now, I think 2 months na in-avail ko kasi yung pro nila, yung pro. InShot Pro na kasi yung in-avail ko. So, sa InShot Pro, makakapag-edit ka kasi doon ng mga music eh. So, like, ako kasi kumukuha ako sa YouTube ng mga videos, like clips. Kung makikita niyo sa mga vlogs ko na recently, iba na yung mga sound effects ko, like merong kay Kong TV or what. So, dina-download ko siya sa YouTube and then i-convert ko siya as MP3 file and then i-upload ko siya sa InShot. Tapos, saka ko siya i-insert. O, diba? Hack yun, guys. Okay. So, kung tatanungin niyo ako how much yun, I think it's $1.99 per month. Pero guys, sulit siya. Sobrang sulit. Kasi yung mga hindi nyo magagawa sa normal na InShot na libre na app, dun kasi sa Pro magagawa nyo talaga siya. Which is for me, nasusulit ko naman siya kasi every, ano, talaga. Maano ko guys, kung mapapansin nyo, ma-sound effects ako sa mga vlog ko, diba? So, sulit na sulit siya. And then, prior to using the sound lang, syempre, yung mga stickers. So, kung mapapansin nyo yung mga stickers ko na ginagamit, yon lahat yon sa InShot Pro. Na-avail ko lang din siya. I-download mo lang siya and then yun, magagamit mo na siya. Compare sa free kasi hindi mo siya pwedeng i-download, hindi mo siya pwedeng gamitin. Limited lang yung freebie. Okay. So, for the phone, yun lang kasi yung madalas ko ginagamit. Yun lang talaga yung, as in yung lagi, talaga pag nag-e-edit ako, pag mag-vlog yun, yun lang talaga yung gamit na gamit sa akin, yung InShot Pro. Tsaka, kung sa laptop ako mag-e-edit, I use Filmora Wondershare. Before kasi, meron akong app nun sa phone din, which is yun, Filmora din siya, Wondershare, version 9, I think. Parang ganun. Yun nga lang, sa phone kasi, meron siyang watermark. And, hindi mo siya matatanggal yung watermark unless mag-avail ka or, yun nga, mag-bayad ka lang subscription monthly. Same thing din pala sa intro maker, guys, and thumbnail maker. May mga watermark siya. So, kung makikita nyo yung mga thumbnail ko before, may watermark. Hindi mo kasi ma-avail yun unless mag-subscribe ka or para matanggal yung watermark. So, may bayad siya. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, dahil practical ako na YouTuber kasi newbie. So, gusto ko kasi exclude or i-use, take advantage ko ba? Parang ganun. I-take advantage ko yung mga libre sa apps. Okay. So, ayun. Yun talaga yung madalas kong gamitin na apps for my YouTube. Pero right now, meron kasi nag-suggest sa akin na gamitin ko daw yung Canva ba yun? Canva. Hindi ko pa siya na-check pero I think explore ko siya kasi makakatulong siya sa mga thumbnails ko para wala na rin siyang watermark. Isang vlogger din kasi yung nag-suggestion sa akin kasi fina-follow ko siya. So, yun lang yung mga apps na ginagamit ko pang edit. So, talagang parang 5 lang siya, guys. 'Di ba? 5 lang or yun nga kasi yung dalawa doon parang hindi naman siya talaga laging gamit. Once lang siya magamit. Mga ganon.
which is yung thumbnail maker tsaka intro maker. Bihira ko lang kasi talaga yung gamitin. And nevertheless, hindi talaga ako pala edit kasi guys, yung mga yung pics, yung mga kung ano-ano. Itong ring video ko, actually, wala akong script pag nag-vlog ako. Yun pala, gusto ko sabihin, unlike other vloggers, hindi kasi ako nag-script. Like, pag nag-vlog ako, gusto ko kasi free flow. What's up sa inyo, mga tanga? If you would ask me bakit wala akong script pag nag-vlog, kasi other, I can see other vloggers talaga nag-script sila pag nasa cam. Ako kasi no, I don't rely sa script. So kasi kung ano yung lumabas na lang sa utak ko, ganyan, lumabas sa bibig ko. Kaya kung mapapansin nyo, minsan nagkakanda bulol-bulol na ako, guys. Hirap na ako. Sa S, or sa akong ano man. Kasi gusto ko nga talaga as in, free flow lang. Puta brad, ganun kakayaman! Power! And the reason why na gusto ko rin free flow, para at least mas na-express ko kasi idea ko. Ayoko nung sinusulat or binabasa na ganyan. Parang, ang dating kasi is, para lang akong wala lang. Alam mo, yung nagbasa ka lang, tapos sumarap ka sa camera, ganon. I want, parang gusto ko yung more expressive ako na, yung talagang galing sa akin. Kung ano yung right na, parang on the spot, yan. Kung ano yung maisip ko, yan ang sasabihin ko, ganon. So, nag-e-edit naman ako, nagka-cut-cut ako, pero yun nga lang, most of the time, kung mapapansin nyo, sinasali ko kasi yung mga mali ko eh. Which is, I think it's bloopers. Pero, for me, that's fine. Kasi yun na nga, nakakatawa rin kasi yung sarili mo minsan. Panoori mo na nagkakamali, di ba? And yun nga, kagaya ng ibang YouTuber, I'm not perfect din naman sa pag-vlog. Marami akong flaws, I know that. So, yun, that's it for today. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel kung hindi ko pa kayo subscriber. So, ayun. Hindi ko na rin talaga alam guys kung anong day na ngayon sa quarantine. But, yeah. Thank you so much for watching. And, please thumbs up this vlog or this video. And, ayun. Promote ko lang din yung Facebook page ko. So, gumawa na ako ng Facebook page. You can just type nyo lang, Nelly Villamayor. Tama ba? Or Nellyville. Ayun, Nelly Villamayor. I-link down ko na lang siya dito guys sa baba ng video ha. Para kung gusto nyo siyang i-like. Para kasi dun ako mag-upload or magpo-post sa mga updates sa mga pag meron ako mga bagong vlogs. Okay. And thank you so much for watching. And guys, stay safe. Always pray. Bye!